Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ipinagtanggol ng award-winning director na si Joel Lamangan sina Jojo Nunes at Richard Cruz sa isyu ng mga artistang inaabuso ng mga nasa mataas na posisyon sa industriya ng showbiz. Sa isang interview sa pep.ph, ibinahagi ni Lamangan na mahigit 4 na dekada nang nagtatrabaho sa industriya na ang ganitong mga insidente ay matagal nang nangyayari at tila naging normal na. Panahon pa ng kopong-kopong, meron na yon. Diyos ko, ilang mga artista na naging leading man at sumikat na nanggaling sa bading. Andami na noon, Neng. Hindi lang na bulgar, ngayon lang na bulgar. Dati noon, secret. Matagal na ang mga ganyan, luma na ang mga kasong yan. Hindi naman yan bago. Ani Lamangan. Matatanda ang naging mainit ang usaping ito matapos akusahan ni GMA Sparkle artist Sandro Mulak ang dalawang independent contractors ng network, sina Jojo Nunes at Richard Cruz, ng panghahalay sa kanya sa isang hotel room ilang linggo na ang nakalipas. Gayunpaman, naniniwala si Lamangan na mababait na tao sina Jojo at Richard. Mababait yung mga bading na yon. Hindi naman balahura, mabait si Dode, kawawa naman yon. Pahayag niya. Dagdag pa ni Lamangan, may mga artistang walang magawa kundi sundin ang mga demands ng mga nasa showbiz para sa mas magandang oportunidad. Meron na noon pa, Diyos ko, pati mga babae, sa TV industry, sa pelikula, kasi stepping stone yan eh. Gusto mong makilala, gusto mong magka-project. So papatol ka, wala kang choice. Eh kasi, pag wala ka namang pinanghahawakan at wala ka namang mga kakilala, papatol ka, kasi gusto mong magkaroon ng trabaho. Gusto mong sumikat kahit papaano. Ani Lamangan. Kaugnay nito, nagsalita naman si Star Magic artist Aaron Villena. Sa kanyang IG story, nagpost ito tungkol sa isang direktor na nagpresinta na siya na raw ang maglalagay ng plaster niya sa kanyang ari, gayong meron namang production staff na nag-a-assist sa kanya. May nakita akong post, nagsalita pala itong direktor na ito na matagal na daw nangyayari yung mga ganang senaryo. Parang proud na proud ka pa. Eh kung sabihin ko kaya na isa ako doon sa artistang na-exploit, at ikaw yon. Tandang-tanda ko, yung kailangan kong mag-plaster sa eksena, cameo role lang ako, may tumutulong na sakin sa production, pero pumasok pa sa CR at pinaalis mo siya. Ang sabi mo pa, dapat hindi ka nagpapalagay sa kanila, ako na dapat maglalagay niyan. Wala namang problema sa akin, pero ilang beses mong tinatamaan at dinidikit yung kamay mo. Nire-respeto kita bilang tao at direktor kasi magaling ka. Pero dahil baguhan pa lang ako noon, oo lang ako ng oo, kasi kailangan ko din kumita ng pera, pero malamang hindi mo na maalala, kasi sigurado akong hindi lang ako ang ginawan mo ng ganon. Nung in-interview ako sa Fast Talk noon, hindi kita pinangalanan, kasi may respeto pa din ako sa'yo. Kahit mga staff nagtatanong sa akin, hindi ako nagsalita. Kaya sana tahimik ka na lang din. Kahit noon or ngayon, never naman magiging tama yung gawaing ganon. Kung totoo man or hindi, hindi mo dapat i-tolerate yung mga ganong bagay. Ayon sa post ni Aaron Villena. Hindi man pinangalanan, marami naman ang nagsasabing patungkol ito sa pahayag ni Joel Lamangan sa PEP. Matatandaan na nabanggit din ito ni Aaron noong interview niya kay Boy Abunda sa Fast Talk. Para sa ano po Tito Boy, yung plaster. Kailangan ko mag-plaster. Kailangan yan minsan sa mga pelikula, yeah. May plaster. And then what happened? Tapos parang cameo role lang ako doon sa movie na yon. Tapos hinanap ako and then pagpasok niya, sabi niya, oh bakit sila naglalagay yan? Ako na maglalagay yan. And then sabi ko, oh sige po. Tapos feel mo na parang may something pero hindi ako umangal. I was too young and syempre kumbaga sa industry natin baka sabihin ng arte naman. Pero looking back, ang feeling mo na abuso ka? That time. Okay, alright.